Gumagamit ka ba ng mga rejuvenating sets katulad ng mga yan? Mag-ingat ka ha para hindi masunog at hindi magkapekas tulad ng mga to. Ano-ano ba yung mga dapat mong gawin at hindi dapat na gawin kapag ka gumagamit ka ng rejuvenating set? Ayan, para din po ito sa mga nagbabalak, nag-iisip na gumamit ng rejuve set pero natatakot sila. Ayan, panoorin nyo muna ang video na to para alam nyo yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Ako guys, mahilig ako gumamit ng rejuvenating set. Pero maingat talaga ako dahil ayoko masunog yung mukha ko, ayoko mag-over-exfoliate, ayoko magkaroon ng melasma o ng pekas. Unahin natin sa kung ano ba yung mga dapat mong gawin bago ka gumamit ng rejuvenating set. Una, pinaka-importante sa lahat ay mag-patch test ka. Ang patch test po ay ginagawa hindi lang kapag ka gumagamit ka ng mga matatapang na set tulad ng rejuvenating set. Basta gagamit ka ng bagong set, ayan, kahit na mild pa yan, ina-advise pa rin na mag-patch test para malaman mo kung meron ka bang allergy or allergic reaction sa kahit na anong ingredient sa product na yon. Kapag ka magpa-patch test ka, pwede na dito ka mag-apply, pwede rin naman na dito yung iba po dito sa gilid ng leeg para if ever na merong allergic reaction na mangyari, mamula or kung ano man po yung mangyari, tago po siya, hindi siya makikita. I-observe mo siya for 12 to 24 hours. Kapag ka okay naman, wala ka namang ibang naramdaman, i-go mo na yan. Pangalawang dapat mong gawin is to hydrate your skin. Ayan, kapag ka gumagamit ka ng mga rejuvenating set, normal na maging dry talaga yung balat mo. Ayan, kaya inom-inom ka ng tubig para kahit na itong labas ay dry na dry, okay ka pa rin naman sa loob. Number 3, ang best friend natin araw-araw at lalo na dapat mo ito maging BFF kapag ka gumagamit ka ng rejuvenating set ay ang sunscreen. Sobrang importante po na gumamit tayo ng sunscreen para maprotektahan ang balat natin. Kapag ka nagre-rejuve tayo, numinipis po ang balat natin, so kailangan natin ng extra protection. Kahit na nasa bahay ka lang, mag-apply ka ng sunscreen, tapos mag-reapply ka every 2 hours. Ayan, as much as possible, huwag kang magpa-araw. Kung wala ka namang gagawin sa labas, ayan, manahimik ka na lang sa bahay nyo. Pero again guys, ha, kahit nasa bahay ka, mag-sunscreen ka pa din. Kung sunscreen ang BFF mo, ang araw naman ang mortal enemy mo kapag ka gumagamit ka ng rejuvenating set. Punta naman tayo sa mga don'ts. Ano ba yung mga hindi mo dapat gawin kapag ka gumagamit ka ng mga rejuve sets? Una, number one, pinaka-importante po, wag na wag mo itong gawin na maintenance set. Sobrang dae kong customers na kapag ka alam mo yun, sinasabi ko sa kanila na hindi nyo po dapat i-maintenance yan ha, isang buwan or isa't kalahating buwan. Alam mo yun, parang hindi sila naniniwala sa akin. Parang ayaw nila akong paniwalaan na parang tumigil ka nga dyan, wala ka nang pakialam. Bahala na ako kung kailan ko, hanggang kailan ko gustong gamitin to. Sinasabi ko po yan sa mga customers, lalo na kapag ka mga rejuve, ang binibili nila para maiwasan po nila na mag-over-exfoliate, maiwasan na masunog yung balat at magkaroon ng melasma. Kasi madalas nakikita ko, alam mo yung paulit-ulit, binibili nila rejuvenating set, sobrang pula na ng mukha nila. Sobrang nandito, parang nasusunog na yung dito pero hindi pa rin nila tinitigilan. Akala kasi ata nila, di ba may melasma na. Ang sagot din dun sa melasma na yun ay magbakbak ng magbakbak. Hindi nila alam na mas lumalalim, mas gumagrabe po yung pagkasunog ng balat nila. Para po sa mga kapwa ko sellers, sa mga nagtitinda din ng mga rejuvenating set, paalalahanan naman po natin yung mga customers natin. Ayan, kasi kung magkagano na yung mukha nila, hindi na sila makakagamit ulit ng rejuve set. Sino na yung bibili sa atin, di ba? Kahit na sobrang ganda pa ng epekto sa'yo ng rejuvenating set, pinakamahaba na pwede mo siyang gamitin ay 1 to 1.5 months. Isa hanggang isa't kalahating buwan. Pangalawa, huwag na huwag mong hahaluan ng ibang products. Kung ano yung nasa loob ng set, yun lang yung gamitin mo. Kung apat na products lang yan, mag-stick ka lang doon sa apat na yun. Huwag mong haluan ng iba pa. Marami nagtatanong sa akin ito kapag ka bumibili sila ng Brilliant set dahil gusto nila haluan nito. Ito oh, itong serum ng Brilliant. Ang sinasabi ko naman, huwag muna, after mo na lang na mag-rejuve set kapag ka maintenance na yung ginagamit mo. Ayan, tsaka ka na gumamit, tsaka ka na maghalo ng iba. Pangatlo, huwag na huwag mong kakamutin, huwag na huwag mong babakbakin kapag ka nag-umpisa ng mag-peel or magbakbak.
yung balat mo. Kapag gumagamit po tayo ng rejuvenating set, normal na mamula, kumate, tapos yung iba, nagbabalat talaga. Huwag na huwag nyo pong kakamutin. Pwede naman na iganyan-ganyan nyo lang, pero yung kamot na ganun, huwag na huwag po. Tapos, huwag kayong manggigil sa mga maliliit na balat na nakaangat, pusa po yung matatanggal. Ang apat, huwag na huwag mong lalagyan ng makeup ang mukha mo, lalo na kapag ka nasa peeling stage ka na. Kahit na pulbo, huwag po. Magtiis ka muna sa konting lip tint at konting kilay. Yung iba kasi, pati yung kilay nila nagbabalat, pero kung hindi naman nagbabalat yung kilay mo, pwede mo naman siyang lagyan. Next, pang ilan na ba ako na wala na ako sa bilang ko? Bawal na bawal po itong ilagay sa sugat, bawal din po ilagay sa paligid ng mata at dito sa paligid ng bibig. Pati na rin po dito sa pinakagilid ng ilong, pwede naman nadaanan nyo lang siya ng toner, tapos sobrang manipis na night cream, pero yung manggigigil kayo doon, tapos igaganyan-ganyan nyo, wag na po, kasi magsusugat yan. Nakahuli, bawal po ito sa buntis at nagpapadede. Kung meron kang allergy sa kahit na anong ingredient ng isang rejuvenating set, wag na wag mo nang subukan sa buntis at nagpapadede po. Pinakamaganda na ipatingin nyo po sa doktor nyo yung ingredients, tapos sila naman yung magsasabi sa inyo kung okay ba yun, kung safe ba yun gamitin. Alam nyo yun, case to case basis kasi yan. Pwede na yung isang brand, sinasabi nila na pwede to sa buntis, sobrang mild to, pwede sa nagpapadede. Pero kapag pinakita mo sa doktor, alam mo yung parang medyo nega, hindi pwede, ayaw ng doktor. So, pinakamaganda, pakita nyo po sa doktor dahil sila naman yung nakakaalam kung ano yung best para sa inyo. That's all for today. Salamat po sa panonood. Para sa iba pang videos katulad nito, huwag na huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel namin at ang Facebook page namin, Team Castle Vlogs. So, ulitin, bye!